Bakit masama ang paninigarilyo para sa isang Kristiyano? Alam naman natin na sa INC, pinapahintulutan ang paninigarilyo dahil wala daw ito sa Bible, di ba? Tama ba sila? Hindi po. May tatlong verses sa Bible na nagbabawal ng paninigarilyo. Una, Galatians 5:19-21. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Ang mga binabanggit sa talata ay yung kasalanang hindi ikaliligtas. At sa enumeration merong ganito, and such like, o sa Tagalog ay yung mga katulad ng paglalasing at mga bisyo. Logically, sasabihin nila, walang sinabing sigarilyo, so on matters of correct judgment, indecisive ito. Pero pansinin nyo na isa sa hindi ikaliligtas ay uncleanness, di ba? At alam natin na uncleanness ang paninigarilyo. Ito kaya ay may supporting reality. Yes po. On that note, punta tayo sa pangalawang verse para makita nating sa katotohanan na lahat ng uri ng karumihan o uncleanness ito. Basa. Ephesians 5:3. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you as becometh saints. Sabi, all uncleanness. Anong klaseng uncleanness ito? Sabi, all uncleanness. Walang sinabing exception ang paninigarilyo sa karumihan na hindi ikaliligtas. All uncleanness nga, di ba? Sasabihin nila, paano kung hindi ako maligo, so hindi rin ako maliligtas kasi sabi ng talata, all uncleanness. Sa video nakalatag ang Greek dictionary ng Strong's, at dito makikita na ang Greek term akatharsia, na nangangahulugang physical and moral impurity, di ba? So kasama dito ang physical impurity or physical uncleanness. On this note, hindi pala pinapahintulutan ng Diyos ang physical and moral uncleanness sa iglesia. Ano ba ang physical uncleanness? Ang isang halimbawa nito paninigarilyo dahil physical uncleanness ito. Pinarurumi nito ang lungs at dugo ayon sa scientific study, therefore, masama ang paninigarilyo sa isang Kristiyano in terms of his religious faith. At ang hindi paliligo uncleanness din, so ano tingin nyo? Logically, kung consistent kang hindi naliligo syempre, kabilang na yan sa sinasabing hindi mo ikaliligtas. Klaro po ang talata. All uncleanness. Isa pa sa dahilan bakit bawal ang physical uncleanness dahil isa sa doktrina ng iglesia yung pagiging healthy. Basa. 3 John 1:2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Sabi ni John, be in health. Meaning, obligasyon nating maging healthy, at ang paninigarilyo isang gawaing nakakasira ng health, kaya bawal ito. Anumang nakakasira ng health bawal. So bawal ang paninigarilyo. In as much as saying that, klaro sa kasulatan ni Paul na ang isa sa hindi ikaliligtas uncleanness na ayon sa Greek terminology kasama dito ang physical uncleanness. Therefore, bawal ang paninigarilyo sa iglesia. Una, dahil nakakasira ito ng health. Pangalawa, dahil physical uncleanness ito. Note, pansinin nyo sa video ang Greek dictionary na ginamit ko sa isang bagay na hindi ikaliligtas. Akatharsia in Greek or physical and moral uncleanness. So on that note, gawin yung pamantayan sa paghatol. At sa nakakaunawa, kasama ang paninigarilyo sa hindi ikaliligtas dahil physical uncleanness ito. So bakit ang INC naninigarilyo? Simple po, dahil hindi sila ang true church. Salamat po. Sa'yo lamang nasumpungan, kapahingan.